sunod na pag-ibot namin sa inyo. Kapag tayo niyong ikot, tanggapin pa nga ating mga salita, Panginoon, tungkol sa pag-ibig niyo, para kami na ay magpapala, Panginoon, sa lahat ng kinibig ng salita. Kaya salamat at pagtubay niyo sa amin na ang pag-ibig niyo sa ila, kapagitan ng patubay at kabayon ng balasik sa amin, Panginoon. Kaya salamat po kayo na katugunan, magandang sa ko ito. Ay pinabalik ang lahat ng tungkol ng kalatingan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so love that reaches out and draws others in. Na ibig sabihin kasi pag-ibig nito, inaabot sa lahat, no, sa labas para makalapit kay Lord. No, yun ang napakahalaga nitong pag-ibig ng Diyos, no? Inaabot sa labas, no? Para makalapit talaga sa Panginoon. Yun ang napakahalaga talaga ng pag-ibig ng Diyos. Pero napakahalaga na pag-ibig sa inyo, no? Sa unang verse yan, no? Beloved, let us love one another, for love is of God. So, ibig sabihin, ang pag-ibig ng Diyos ay talagang, no, sa Kanya, no? Kaya, ito ang napakaga natin nagyan ng malagang attention sa ating pamumuhay at pagilingkod sa Panginoon para tayo talaga ay pagpalain, no? Lagi natin aalalahanin na talaga ang pag-ibig ng Diyos ay sa Diyos, no? Kaya, itong nais ko lang bago sa inyo, no? Una nakaan dito, yung God's kind of love is directed outward toward others. Ang ibig sabihin dito, no? Ang mabait at mabuti na pag-ibig ng Diyos ay matapat, no? Matapat na pinapalayo sa ibang tao, no? Kaya yun nga, sabi ko nga sa inyo, ang mabuti at saka mabait ng pag-ibig ng Diyos talaga, no? Eh, talagang sa lahat ng mga tao talagang hindi talaga nakakadama talaga ng tunay na pag-ibig ng Diyos, no? No? Eh, kita niya talaga kung ano talaga ang kanilang nagiging pamumuhay sa Panginoon, no? Pero ito, talagang sabi ko nga sa inyo, napakahalaga, no? Na ating dapat pag-aaralan nga na yung God's kind of love, no? Yung mabait at mabuti na pag-ibig ng Diyos, no? Yun ang napakahalaga lamang dito. Okay. So, ang una natin bigyan ng pag-aaral tungkol sa love that reaches out and draws others in ay love for all mankind. So, ang ibig sabihin nito, ang pag-ibig ay para sa lahat ng tao. Kaya yan ang sinasabi ko sa inyo, napakahalaga talaga sa pag-ibig ng Diyos ay sa lahat ng mga tao. Kaya lang, napakalaga sa pag-ibig ng Diyos ay madama talaga natin talaga. At pag nadama talaga natin ang pag-ibig ng Diyos, di ba? Natanggap natin si Jesus as our Lord and Savior. No? Dahil sa pag-ibig ng Diyos. At pag nadama talaga natin ang pag-ibig ng Diyos, ayun, talagang binibigyan natin ng malagang attention sa ating Panginoon. Okay. Now, the exhibition of God's love ito, napakalaga ito, pagpapakita ng katuwaan ng Diyos, no? So, dapat natin maano, no? Makita talaga yung katuwaan talaga ng, ano? Katuwaan talaga ng Diyos, no? Kaya, yan ang napakalaga sa pag-ibig talaga ng Diyos, no? Yung katuwaan ng Diyos ay dapat talaga natin na, no? Makita talaga. Okay, so John chapter 3:16, yan ang napakalaga talagang talata talaga ng tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Ang kalagay dyan, no? Sapagkat ganoong inibig ng Diyos ang sanlibutan. No? Kaya, talagang inibig talaga ng Diyos ang lahat ng mga tao sa buong mundo. Na, ipinagkaloob niya ang kanyang kaisa-isang anak upang kasi lumot sa mga pala sa kanya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya si Jesus, di ba? Kasi niyo, si Jesus ay nagpunta talaga ng sanlibutan. No? Namatay talaga si Jesus, no? Para sa kaligtasan ng maraming mga makasalanan. No? Kaya lahat talaga ng naging mga naligtas talaga, no? Na makasalanan ay naging mga talagang unang mga pastor talaga. Yun ang mga disciples ng ating Panginoon, no? Na sa pamagitan nila ay naginamit sila ng Diyos sa buong mundo, no? No? At ma
marami talagang tinawag ng mga tao na nakaligtasan, no? Kaya yan ang napakahalaga dapat natin na maunawaan talaga dahil sa pag-ibig ng Diyos. Yung alam niyo mo yung mga disciples ni Jesus, talaga sila yung napakaligaya talaga, kaya ang dami nila talagang ginawang pangamaral ng salita ng Diyos sa lahat ng mga tao, lalo na sa pagpapagal sa Ebanghelyo, na kapangyarihan para mo nakaligtasan ng mga makasalanan. Ang dami talaga silang napanalunan sa Panginoon, no? Kaya, ito ang unang love for all mankind, no? The reason of God's love, sa Romans chapter 5, verse 8. Itong reason of God's love, ibig sabihin ito, ang dahilan at layunin ng pag-ibig ng Diyos, no? Ang dahilan at layunin ng pag-ibig ng Diyos ay ano? No? Sa mga makasalanan, di ba? Yan ang napakalaga talaga sa pag-ibig ng Diyos. Sa mga makasalanan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, nang tayo ay makasalanan, di ba? Nang ipinakilala sa atin si Jesus bilang Lord and Savior, o ano ang nalaman ninyo? Ang pag-ibig ng Diyos. Kaya gusto natin tanggapin si Jesus, di ba? As Lord and Savior, di ba? Dahil, pag tinanggap na si Jesus, Lord, ano nang tinanggap si Jesus as Lord and Savior, ano ginawa mo? Nagsisi ka sa kasalanan, di ba? Yan ang napakahalaga talaga sa dahilan ng pag-ibig ng Diyos, no? No? Tayo makasalanan, pero nang tinanggap natin si Jesus as Lord and Savior, humingi tayo ng tawad sa ating kasalanan nang tinanggap natin. Pag tinatanggap natin si Jesus, di ba? No? Nagsisisi tayo sa kasalanan. Humingi tayo ng tawad sa ating mga kasalanan. Kaya yan ang napakalaga, no, sa dahilan ng pag-ibig ng Diyos. Ha? Ha, yung kasalanan, ha? Tandaan nyo yan. Yan ang napakalaga sa pag-ibig ng Diyos. Dahil talaga naman tayo eh. Diba sabi ko nga sa inyo, pag may nangangaral ng salita ng Diyos tungkol sa evangelism, no? Ano nadadaman nyo? Nang malaman nyo na talagang kayo makasalanan, kung ano nadadaman nyo? Diba? Nadadaman ninyo yung kasalanan, kaya anong pinagpasyahan mo? Tatanggapin mo na si Jesus as Lord and Savior dahil ano gagawin mo? Hihingi ka ng tawad sa iyong kasalanan. Ha? Yan ang napakalaga ng dahilan, ha? Ng pag-ibig ng Diyos, no? Yung ating kasalanan, ha? Tandaan nyo yan. Pagka talagang ikaw ay nagsisi na ng kasalanan, di ba? Oh, ano na nangyayari sa buhay natin pagka nagsisi na tayo sa ating kasalanan? Di ba? Kaya yan ang napakalaga na dapat natin bigyan ng katin. Yung dahilan ng pag-ibig ng Diyos, no? Yung dahil sa ating kasalanan, humingi tayo ng tawad sa Panginoon, pinatawad tayo dahil sa pag-ibig ng Diyos, no? Okay, ang ikalawa naman, the offer or gift of God's love. Ang ibig sabihin mo dito, ang paghandog at regalo ng pag-ibig ng Diyos. Anong niyandog at regalo ng pag-ibig ng Diyos, no? Anong paghandog at regalo ng pag-ibig ng Diyos? Ano napakalag doon? Yung pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Yun ang napakahalaga. Nang pinatawad talaga tayo ng Diyos sa ating kasalanan, ano natamanan natin? Yung kaligayahan na natin, no? Sabi ko nga sa inyo, pag natama natin ang pag-ibig ng Diyos, nagiging maligaya tayo. Bakit? Nadama mo talaga yung pagpapatawad ng Diyos sa kasalanan mo. No? Yan ang napakalaga sa ating buhay, no? No? Ang paghandog at regalo ang pag-ibig ng Diyos, no? Ay yung pagpapatawad talaga ng Diyos sa ating kasalanan, no? Kaya ito ang napakahalaga natin na bigyan ng maraming attention, no? Sa love for all mankind. Kaya sabi ko nga sa inyo, kaya nga
sinasabi nga sa inyo, sa next year na, ang dami ko talagang invitation. Para sa evangelism, ibig sabihin, maraming gustong talaga. Maligtas talaga. Kaya nga binabanggit ko nga sa inyo ito yung pag-ibig ng Diyos. Ito, napakalaga talaga sa mga makasalanan. Yung pag-ibig ng Diyos. No? Kailangan madama nila talaga ang pag-ibig ng Diyos. Hindi yung pinanggap mo lang si Jesus as Lord and Savior. Hindi mo madama yung pag-ibig ng Diyos. Wala. Anong gagawin pa naman? Anong magkakapanan mo? Pinanggap mo si Jesus pero magkakapanan pa rin ang mga kasalanan. No? Kaya yun ang napakahalaga talaga. Na dapat natin bigyan ng magandang attention. Ha? No? Ang pagpapatawad ng ating mga kasalanan. No? Ang napakahalaga talaga dito, no? Paghandog ng regalo ng pag-ibig ng Diyos. No? Okay, ang ikatlo naman, the condition of God's love. Oh, ito naman ang ibig sabihin niya, ang kalagayan ng pag-ibig ng Diyos. Alam niyo ba kung anong kalagayan ng pag-ibig ng Diyos? Sa John 3, chapter 6, letter C, no? Upang ang sino man sumampalataya sa Kanya ay huwag mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang napakalaga. No? Yan ang napakalaga talaga sa kalagayan ng ating buhay, sa pag-ibig ng Diyos. No? Hindi tayo mapapahamak, kundi no? Magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Yan ang napakalaga talaga sa ating buhay sa Panginoon, sa pag-ibig ng Panginoon. No? Hindi tayo mapapahama. No? Dahil yung buhay na walang hanggan ay nadadamdam ka natin. No? Yan ang napakalaga talaga sa ating pamumuhay talaga. No? Kaya sabi ko nga sa inyo, no, ang kalagayan ng pag-ibig ng Diyos ay talagang, no, hindi talaga tayo napapahama, kundi nagkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. No, yan ang nagdadalawang ka natin na sa araw-araw, sabi nga sa inyo, hanggang sa matagumpay tayong sumalubog sa Panginoon. Yan ang napakalaga dapat natin nabigyan ng walang halaga. No? Napakalaga. Buhay na walang hanggan. No? Okay, now ito naman ang susunod. Ito, huh? Love in all measure. Ang ibig sabihin ng love in all measure, yung paraan talaga ng pag-ibig ng Diyos. Ano talaga ang paraan ng pag-ibig ng Diyos, no? Okay. Ang napakahalaga lamang dito, no? Ephesians 3, 17 to 19. Ang napakahalaga dito sa mga talata na ito, no? Sa ayun lang naman yan. Pero pag-aralan nyo lang yan. Pagkakailangan talagang ang pag-aaral ko nyo yung salita ng Diyos ay talagang gagampanan nyo talaga ang mga salita nito, no? No? Alamin nyo talaga kung ano mga kahulugan talaga nito. Pero ang napakalaga ng love in all measure na yung paraan ng pag-ibig ng Diyos ay itong napakalaga dyan, no? Anuman ang ating nararanasan, ha? Anuman ang ating nararanasan, lubos na maunawaan ang pag-ibig ng Diyos. Yan ang napakalaga, ha? Anuman ang ating mga nararanasan, lubos na maunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos. Oh, sino sa inyo nakakadaman ng mga nararanasan mo? Pag nararanasan natin ang nararanasan to, hindi talaga kapalugod-lugod sa harap ng Diyos. No? Pero, lubos na maunawaan ang pag-ibig ng Diyos. Yan ang napakalagang pag talagang maunawaan natin talaga ang pag-ibig ng Diyos, ano man ang ating nararanasan. Talagang nililigtas talaga tayo ng Panginoon. Nilalagay tayo sa magandang kalagayan talaga ng ating buhay. No? Pag ganyan talaga, pagka lubos na naunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos. No? Ano man ang ating nararanasan? Yan, yun ang sinasabi nga sa inyo. No? Di katulad ng mga ibang mga Kristiyano, pag hindi nararanasan, nalilimutan ang pag-ibig ng Diyos. Kaya ano nangyayari sa kanila? Yan ang sinasabi ko nga sa inyo, marami nagre-report sa akin mga pastor. No? Pag daw may nararanasin mga church member nila, no? Hindi na nila naunawaan daw ang pag-ibig ng Diyos.
gaya ng sinasabi ko nga sa inyo, kaya marami nung napapahamak ng mga Kristiyano. Dahil pag may nararanasan sila, kasi pag may nararanasan, hindi maayos eh, hindi maganda, o ano, anong pinapagpitla, narinimutan lang yung pag-ibig ng Diyos. Ano man talaga nararanasan talaga natin? Damayin mo ang pag-ibig ng Diyos, tingnan mo. Ang resulta niyan ay napakaganda talaga. Hindi yung iba pag nakakaranas ng hindi maganda eh. Nalilimutan ang pag-ibig ng Diyos. Kaya pag nalimutan mo na ang pag-ibig ng Diyos, tingnan mo magagat at mangyayari sa'yo. Ha? Napakalaga talaga ang pag-ibig ng Diyos. Tandaan niyo yan. Ano man ang inyong nadadama na hindi maayos, siguraduhin nyo talaga na maunawaan nyo ang pag-ibig ng Diyos para talagang kayo ay ipagtanggol talaga ng Panginoon, no? Sa lahat ng iyong nararanasan. Kaya sabi ko nga sa inyo, ang likod, ano man ang aking nararanasan, unawaan ko ang pag-ibig ng Diyos, tingnan nyo, anong itatampag ng Panginoon sa aking buhay? Sabi ko nga sa inyo, hindi man ako nagkamot, hindi ako nagpa-doktor, hindi ako nagpa-ospital ko. Cute pa ako. Eh siya mga ang naging anak ko. Tingnan nyo, lupang katawan ninyong lingkod, same pa rin. Kaya sabi ko nga sa inyo, marami nagbubulag sa akin. Siya ang daw naging anak ko, pero bakit daw? Bakit kaya katawan mo, same pa rin? Lalo yung mga kapatid ko, kanto na, wala nang mga buhok. Pantalang ako, tingnan nyo, regular pa yung buhok ko. Oh. Nagugulat sila sa akin, eh, kalbo na yung mga kapatid ko. Oh. Oh. Makita nila ako yung buhok ko, bakit sabi na same pa rin? Di ba? Sabi ko nga sa inyo, pag ako marami nagugulat talaga sa akin dahil nga, same pa rin kasi nga, youth pa ako nun, mantay pa akong youth ako nun, na ano, same pa rin ang kalagayan ng kung katawag mo. Why? Kasi nga, if youth pa ako, 3 years old pa ako, nagpe-pray na ako, nakaduhod na ako. Hanggang sa kasalukuyan, tinatampan ang puntungpuli ko sa maninas na pananangin. Hindi niyo ang pagpapala ng Diyos sa iyong lingkod. Kaya ito, napakalagad, dapat natin ibigyan ng kalagad, no? Alam niyo man, love in all measure, napakalagad talaga niya. Ano man ang ating naranasan, lubos na maunawa natin ang pag-ibig ng Diyos. Ang dami yan, ha? Ano man ang naranasan niyo, ha? Damayin niyo ang pag-ibig ng Diyos, tingnan niyo. Hindi niyo ang gatampanin ng Panginoon sa inyo. Yan ang napakalagay sa pag-ibig ng Diyos. Kaya pag hindi mo pinapansin ang pag-ibig ng Diyos, ay ako yan. Ang dadatungtugod, hindi kanugutugod sa inyong harapan. Okay, and ito ang napakalagay ng love in all measure. Huh? It is long, the length of God's love. Ang ibig sabihin nito, walang hanggang pag-ibig. Yan ang napakalagay niyan. Walang hanggang pag-ibig. Anong binagindig ko sa Jeremiah 33? Inibig kita ng isang walang hanggang pag-ibig. Yan, ninyo. Panginoon, nagpangitin sa atin, ha? Kaya sabi nga sa'yo, napakalaga talaga mga talata na ito, no? Tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Iniibig kita ng isang walang hanggang pag-ibig. No? Kaya, pinapapatuloy ko ang aking kagandang loob sa'yo. Yan. Pag talagang yung walang hanggang pag-ibig, pinagpapatuloy ng Diyos ang kagandahang loob ng ating buhay. Diba? Yan ang napakalagay kagandahang loob ng ating buhay, diba? Ayos pa rin. Diba sabi kasi niya, nilig ko ang kagandahan ng buhay ko, siyempre. Why? Dahil sa walang hanggang pag-ibig. Yan ang asabi ko sa inyo. Ibigyan natin ng malang attention ng walang hanggang pag-ibig, no? Sabi nga sa inyo, pag-ibig ng Diyos ang napakalaga sa ating buhay.
buhay. Ha? Kaya yan ang pinibigyan ko sa'yo. Ako'y nagulat na sa akin na minemessage ito. Na, alam niyo ba? Nag-message ako sa church ni Pastor Solomon noong Sabado. No? Ang Sabado. Talaga napagpala talaga. Sabi nga nila, ako, ngayon lang namin nalaman ng pag-ibig ng Diyos. Pinati talaga ako ng mga church members niya. Nalaman lang nila kung ano talaga ang pag-ibig ng Diyos. Oh, hindi nila nalaman ng mensahe tungkol sa pag-ibig ng Diyos eh. Nung malaman nila ito, ako talaga yun. Bati ang sila sa akin lahat sila. Kamayan sila sa akin, nagpapasalamat sila. Na malaman nila talaga ang pag-ibig ng Diyos. Ha? Ayan ang lalong-lalong nga ito sinasabi nga sa inyo, no? Yung kagandang loob talaga sa kanila dahil sa walang hanggang pag-ibig. No? Kaya yan ang binabanggit nila sa akin nung Sabado. Okay, kalawa naman, it is deep, the depths of God's love. Ang ibig sabihin mo ito, malalim na pag-ibig ng Diyos. Yan. Ang pag-ibig ng Diyos ay malalim. No. Kaya nga, dahil sa kalaliman ito, hindi makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos sa magitan ni Kristo. No? Ang ibig sabihin niya, anuman ang talaga naging kalagayan natin, no? Ano nang kasalukuy, mga bagay na dating maging mga kapangyarihan, kataasan, kalaliman, o kahit anumang bagay ng lika, ay hindi makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. No? Kaya ito sinasabi ko nga sa inyo, malalim na pag-ibig ng Diyos. No? Pag malalim ng pag-ibig ng Diyos, talagang, ano man ang ating mga nadadaman ng karanasan natin, sabi ko sa inyo na talagang, no? Hindi talaga iniiwalay ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin. Kaya tanong nyo, ano man ang naging kalagayan ninyo, ano man ang nadadaman ninyo, hindi iniiwalay ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin. No? Kaya sabi ko nga sa inyo, pagtatanggol talaga ng Diyos sa inyo, pinadama mo talaga yung pag-ibig ng Diyos. Diba? Kaya nga yung mga kapatid ko nga, yun ang binabanggit lagi nila sa akin, pinagpapala na sila ng Diyos sa kalamalupang katawan. Dati problema nila ang lahat ng sangkap ng kanilang lupang katawan. Ngayon, dahil nga sa snap ko, pinag-pray ko na, sabi ko sa inyo, ano mo nadalaman nyo, mag-pray kayo, pero alamin talaga nyo ang pag-ibig ng Diyos. No? Yan ang napakalaga talaga. Pag ni-recognize nyo ang pag-ibig ng Diyos din ninyo, gagawin pala ng Panginoon sa inyo. Okay. Malalim na pag-ibig ng Diyos. So, ano man isabihin, ano man ang maging malalim na kalagayan ng iyong lupang katawan. Pag ni-recognize mo ang pag-ibig ng Diyos, tingnan mo kung anong gagawin ng Diyos sa iyo. No? Kaya rin naman patutulong ng aking mga kapatid, lalo mga kamag-anak ko sa Cubao. No? Nami-miss talaga nila ako, kaya sabi nga nila, Bisya, balik mo na yung Bible school mo dito sa Cubao. Pag-aaral na kami ng salita ng Diyos. Dati, hindi na ako pinapansin, no? Pero tingnan nyo, dahil sa nataman na nila talaga, no? Ang kalagayan talaga ng pag-ibig ng Diyos at ng salita ng Diyos. Tingnan nyo, nag-aantay talaga sila sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At yun nga, ayong lingkod nga, no? Ay talagang nadadama talaga nila ang kaligayahan nila dahil sa akin na. No? Pero, pray natin na talagang, no? Yung mga kapatid ko at mga kamag-anak ko sa Cubao ay talaga, no? Maturuan ko na. Dahil alam nyo, at tinuruan ko na talaga yan, magiging mga pastor na rin lahat yan. Okay, anyway, tatlo. It is wide, the breadth of God's love. Na, ito naman ang karoon ganito. Malawak at malaki, no, ang paghinga ng pag-ibig ng Diyos, no. Na, napakalaga kasi diyan, no, malawak at malaki ang paghinga ng pag-ibig ng Diyos, no. Ayan talaga ang pagpapalago at pagpapasag
kasaganan. No? No? Palaguin pa sa kanina ng Diyos ang inyong pag-ibig. No? Now, yan ang napakalaga. Pag pinalago at pinasaganan ng Diyos, no, ang iyong pag-ibig sa Kanya, tingnan niyo talaga ang dami talaga ng mga ginagampanan ng Diyos sa ating buhay talaga. No? Kasi pag malawak at malaki yan, tingnan niyo, no? Pasasaganahin at palalaguin talaga ng Diyos ang ating pag-ibig, no? Kaya, alam niyo, talagang sabi ko nga sa inyo, ito ang napakalaga talaga ng pagpapalago at pagpapalaki natin ng pag-inarang pag-ibig ng Diyos, no? No? Para tayo ay magpapalago at magpapasagana. Yan ang napakahalaga, no? Sa ating pag-ibig sa Diyos. Okay, ang ikaapat naman, it is high, the height of God's love. Okay, ang kahulugan naman ito, malaki, no? Mataas, mahalaga, ang taas ng pag-ibig ng Diyos. Kaya nakalagay dyan, no? Basta ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig na ibinigay sa atin ng Ama. So, ibig sabihin yan, yung malaki na pag-ibig na binigay ng Diyos sa atin, yan ang napakahalaga, na malaki, mataas, mahalaga, no? Ang pag-ibig ng Diyos. Kaya, ang napakahalaga kasi dyan, no? Yung talagang binibigay talaga natin, binibigay talaga yung pag binabahagi natin talaga ang pag-ibig ng Diyos, no? Kung talagang mahal, kung talagang mataas, mahalagang malaki talaga ang nadadaman natin sa Panginoon na pag-ibig niya, magiging daguhin tayo ng pagpapala sa lahat ng tao na talaga ng Diyos natin, no? Kaya yun ang napakahalaga natin sa tungkol sa mataas, malaki, mahalaga, no, sa taas ng pag-ibig ng Diyos. No? Ang napakalakas ito, kung gaano kalaki ang pag-ibig na binigay sa atin ng Diyos, no, ay kailangan ibahagi talaga natin sa lahat ng mga tao binigay sa atin ng Panginoon. Yan ang napakahalaga, no? Na dapat natin bigyan ng talagang atensyon. Okay, now, ito na yun naman ang ikatlo. Love with extra mile. Yan, itong napakahalaga, napakaganda nito, no? Love with extra mile. No? Yung pag-ibig ng Diyos, no, ay sobrang pangyayari. Meron sobrang pangyayari talaga ang pag-ibig ng Diyos. No? Kaya, sabi nga sa inyo, ang sobrang pangyayari ng pag-ibig ng Diyos, no, ay, no, yung sa ating mga, diba tayo, yung mga umaaway sa atin, no, pag may umaaway sa inyo, anong kinagampan ninyo? Gagawa natin ng kabutihan. yun ang napakalakas. Pag may umaaway sa atin, no? Gagawa natin ng kabutihan. Yun nga, kinabakit ko sa inyo, di ba? Sabi nga sa inyo, sa kubongan, ang dami naninira sa akin. No? Pero, kinakausap ko sila, naaliw ko sila. Kunin nyo, ano nangyari? Nagpinawag, nang talagang pinakilala ko si Jesus as Lord and Savior, tinanggap nila. At ano nangyari? Oh, dati nagtatrabaho sila. Ngayon, nag-resign sa trabaho. Gusto na raw nilang magpastor. Ano? Kasi nag-Bible study kasi sila. Oh. Eh, yun ang napakahalaga sa love with extra mile, Lord. Yung sobrang pangyayari. No, na ibinibig, pag ibinibig nilang, ibinibig ang kaaway, gawa natin ang kabutihan. No? Kaya yun ang napakahalaga sa atin, no? But anyway, ang napakahalaga ng love with extra mile, no? Yung sobrang pangyayari. Una, render good for evil. Yan. Bigyan natin, at, o, bigyan natin, bigay natin ng mabuti sa masama. Sino siya nagbibigay ng mabuti sa masama? Kasi iba talaga mga Kristiyano, pag may masama, nilalayo nila, ayaw nila man. Sabi nila, eh, Satanas ka. Ginaganon pa natin eh. Maraming pang nagagano.
at mayroong mga talagang masama naman. Basta ko nga sa inyo ang lingkod, baka alam ko masama pag may maganap ng tungkulin ng masama. Kinakausap ko. Maayos ang pakausap ko. Kaya, bigyan natin talaga ng maayos talaga, no? Ang masama. Kasi, kung talagang kami nakakadama ng pag-ibig ng Diyos, di ba? Ang masama ay bibigyan mo ng pansin, di ba? Pinadadama mo ang pag-ibig ng Diyos. Pero pag meron kang taong nadama mo masama, nalilimutan mo na ang pag-ibig ng Diyos. Kaya talagang wala tayong talagang napapanalunan eh. Dahil ang mga masama ng mga tao, pag talagang binibigyan natin ng malagang atensyon, no? Kakausapin natin, no? Pero, pag napanalunan natin sila sa ating pag-uusap, papatanggap natin si Jesus sa kanila as Lord and Savior. Yan ang napakahalaga na dapat natin bigyan ng malagang atensyon. If we render good for evil, kung bibigyan natin ng mabuti ang masama, tingnan nyo, no? Marami talagang tayong mapapanalunan talaga, no? Ng mga makasalanan. Okay, kalawa naman, pray for them that persecute you. Okay, sino sa inyo nagpapahirap sa inyo? Sino sa inyo may mga tao na nga nagpapahirap sa iyo? Pag may nagpapahirap sa inyo, anong ginagampanan mo? Anong ginagampanan mo? Ah, pag may pinapahirapan sa inyo, anong ginagampanan mo? Asampalin ko naman. Ngunit ako'y nagsasabi sa inyo, mahalin ninyo ang inyong ano? Mga kaawal. Yan ang napakaraga talaga yung mamahalin natin ang ating mga kaawal. Kaya, pag pray natin, nagpapahirap talaga sa atin. Dito sa inyo may nakakadaman mo, yung mga tao nagpapahirap sa iyo. Pag may kaaway ka talaga, papahirapan ka talaga. Pero pag pinahirapan ka, anong gagampanan mo? Papatayin ko yan. Ganyan ang ginagampanan ng mga talaga yung ilang tao eh. Oh. Pag nagpapahirap talaga sa kanila, anong ginagampanan nila? Papanatan talaga nila. Pero kung talagang tayong totoong Kristiyano talaga, ang pag-ibig ng Diyos ang napakalaga sa ating buhay bilang Kristiyano. Tandaan niyo yan, ha? Pinahiya ko dahil siya tungkol sa totoong Kristiyano, ha? Mahalin ninyo ang inyong kaaway. Yan. Pag minahal ninyo ang inyong kaaway, tignan nyo. No? Mapapanalunin nyo yan talaga sa Panginoon. Pero pag aawayin nyo talaga, aaway nyo talaga dahil wala. Yan ang napakalaga. Sabi nga sa inyong lingkod, marami rin ako mga kaaway. Pero marami ang napangalunan sa Panginoon. Why? Kasi nga, binigyan ko sila ng attention. Inaliw ko talaga sila. Pinagpala ko pa sila. Kaya nung pinagpala ko sila, lalo na yung binigyan ko ng pera, ako, naging maayos ang kanilang sa akin pamumuhay sa akin. Nang tinanggap, pag pinakilala ko na si Jesus, tinanggap na nila. At nang tinanggap na nila, ano napakalaga? Ina-attend ko sila sa ating church noon. Nung umattend na sila sa ating church, napagpala na sila sa ating mga ginagawang pangangaral. At sabi nga sa inyo, dati nag-aral na sa Bible school ko. At nung mag-aral sa Bible school ko, pinag-graduate ko, o ano nangyari na? Nag-pastor na rin. Yan ang napakalagal. Sa araw ko ay nag-ending ko, no? No?
Pinapanalangin ko talaga, nagpapahirap talaga sa akin. No? At pinagpapala talaga ng Diyos sila. Dahil sa aking ginagampanan na ito. No? Kanadyan, may mga kaaway ako na talagang mga naging mga pastor na rin. Kaya sabi ko nga sa inyo yung lingkod, no? No? Eh marami kasi mga pastor, pagka may kaaway, talagang binabanatan nila. Kaya hindi nag-bless talaga yung mga kaaway. Nagpapastor. Kumbira, pastor pala ito. Kaya bakit ganito yan? Pag may kaaway, nakasasalita rin hindi maganda. Okay, tandaan niya na. Mahalin natin ang ating kaaway. Kasi ang layunin kasi natin, ayun nga. Pag pinag-pray natin yan, ang napakalaga talaga natin ay mapanalunan natin talaga sa Panginoon. Papatanggap talaga natin si Jesus. Sa kanila as Lord and Savior. Okay, now, ito na ang pinakahuli. Ito ang napakahalaga, no? Bless them that curse you. Ano ibig sabihin niya? Pagpalain natin ang naghangad ng masama. Sino sa inyo may mga taong gumawa ng masama sa inyo? Pinagpala nyo? Ha? Pagpalain ninyo ang mga umuusik sa inyo. Pagpalain ninyo at huwag sumpain. Pagpalain ninyo ang mga umuusik sa inyo. Yan ang pag-angat ng masama. Bless them that curse you. Kasi nga, pag talagang pinagpapala natin naghahangad ng masama sa atin, napakahalaga talaga yung talagang mapahayag natin ang pag-ibig ng Diyos. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, no, pinagpapala natin naghahangad ng masama. No? Kaya itong napakahalaga dyan. Pag talagang may naghahangad ng masama sa atin, pag pinagpala natin yan talaga, din na nyo, no? Ang magandang bunga din, no? No? Ng ating ginagaman tungkulin sa Panginoon. Kaya sabi ko nga sa inyo, ang napakalaga din dahil nga sa pag-ibig ng Diyos. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pagpalain natin ang naghahangad ng masama. Yan ang tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Kaya nais ko bagay talaga sa inyo na talaga ang pag-ibig talaga ng Diyos ay talaga kakaiba talaga. Kaya ito na ang napahalaga na ating tungkulin talaga sa Panginoon, ano? No? Less than the curse you. Ang ibig sabihin, pagpalain natin ang naghahangad ng masama. Pag pinagpala talaga natin ang buhusik sa atin, no? Tignan ninyo ang pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Pero ano ang dahilan nito? Yung pag-ibig natin sa Panginoon. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, tignan ninyo kung anong ginagampan natin na maayos at mahalaga sa ating buhay. Kaya pinagpapala talaga tayo ng Panginoon dahil sa matinding pag-ibig natin. No? Kaya sa pag-ibig natin sa Diyos, tingnan nyo, pag nadadaman talaga natin pag-ibig ng Diyos, nadadaman din natin ang pag-ibig natin. No, sa lahat ng mga tao, tatalagaan sa atin. Kaya, yan ang sinasabi ko sa inyo, wala tayong kaaway pag talaga nadadaman natin ang pag-ibig ng Diyos. Wala tayong kaaway. Yan ang sinabi ko sa inyo, no? Para talaga pagpalain talaga tayo ng Panginoon Diyos sa ating pamumuhay, pagsunod at paglilingkod sa Kanya, para piliin natin talaga ang pag-ibig ng Diyos. No? Kaya ang napakalaga dito ay mapanalunan natin, Panginoon. Panginoon, ang lahat ng mga makasalanan, no? para maging karagdagan pa ng mga kasamahan natin sa mga iglesia. No? Yung nasabi ko nga sa inyo, yung pinapakit sa akin ng mga pastor, yung mga kasabi ng mga iglesia niya, ay maraming napapananunan ng mga kasalanan. Kaya ang daming
dahil naging karagdagan ng mga sakin ng naging blessing niya. Kaya yan ang dapat natin bigyan ng mga tagapansin para talagang tayo ay makapanalo ng maraming kasalanan. Bless them that curse you. Nagahangad ng masama. Tignan niyo yan. Pagka pinagpalay mo, nagahangad ng masama, tignan ninyo. Ang pagpapala ng Diyos sa inyo, pagka ang panalo ng mga talagang masama, inyong pagpapala ng Diyos sa inyo. Yan ang napakalaga. Okay, anyway, nais lang namin sa inyo lahat na dapat malaman-laman na ang pag-ibig ng Diyos ay napakalaga sa ating buhay. Ha? Lagi natin dapat panatilihin talaga at madama natin ang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng oras, sa lahat ng araw. Yan ang napakalaga talaga. Pag nadadama natin ang pag-ibig ng Diyos, pagpapalain talaga tayo ng Diyos sa ating gabi ng buhay. Okay? So, kaya naman dito nung tinapos ko na ating message na ito, no? Okay, tayo na tayo. Awitin tuloy natin ulit, no? Awitin tuloy natin ang isa ito.